Magandang araw. Ang gagawin natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magtimpla ng minor sa throttle body natin sa 4S1N. Ituturo ko sa inyo kung paano kontrolin yung minor ng throttle body na 32mm na 4S1N. May gagawin lang tayo para siya magkalma, kasi yung simula nung nabili ko tong 4S1N na throttle body, abnormal yung minor eh. Minsan tumataas, minsan bumababa. May nakita kong solusyon mga paps, gaya rin dati ng ginawa namin na yung sa stock. May ginawa kami sa stock para maging maayos yung minor. Ito yung ginagawa namin mga paps. Una, tanggalin muna natin yung upuan at saka yung U-box para may pakita ko sa inyo ng maayos. Ganyan yung minor niya pag hindi pa na-adjust. Minsan tumataas, minsan bumababa. Kailangan na natin gawa ng paraan para mag-adjust siya. Turn off muna natin. Tanggalin natin tong pangpihit. Kailangan tong tanggalin. Ito, gawa natin to ng paraan. Kumuha kayo ng electrical tape. Tapos kailangan natin ng electrical tape para ilagay dito. Yan, ito na yung electrical tape. Kumuha lang ako ng kunting piraso dito. Yan. Para mailagay ko dito sa dito natin ilagay mga paps sa mga butas dito sa dulo dito. Lagay natin dito yung electrical tape. Ganyan lang oh. Yan. Dito natin ilagay para yung butas masapawan ng electrical tape. Okay, tapos pagtapos nitong gawin, balik nyo na dito sa throttle body. Ganun lang kasimple mga paps. Higpit nyo lang. Higpit nyo lang ng maayos mga paps. Kaya kung full na yung higpit. Kung full na yung higpit mga paps, ano na lang, iikot nyo lang counterclockwise. Wise ng 1.5, that means kung dito ka nagsimula, iikot mo lang ng pagano'n 1 na yun, tapos 1.5, that means dito yung half hanggang dito. Pag sinabing 2.0 na adjust, at ikot nyo lang ng 1 2 2.0 na yun sa adjust ng throttle body natin sa minor. So higpit muna natin to, balik natin to higpit, tapos ikot na lang natin ng 1.5. Yan yung 1.5. Pwede din 2.0, dalawang ikot. Yun lang. Subukan natin pandarin. Yun. Narinig nyo yan mga paps, sobrang baba na ng minor. Yan, sobrang stable na niya. Okay na siya mga paps, na adjust na natin. Ganun lang kasimple yung
gagawin pag hindi na-adjust yung mirror. Subukan na namin to dati sa stock na hindi nag-adjust yung mirror, pati yung sa 30mm hindi mag-adjust yung mirror. Tanggalin nyo lang yung ano, yung adjusta ng mirror. Tapos ang una nang nilagay namin yung Teflon. Ngayon yung mas maganda ilagay yung electrical tape kasi madikit yung electrical tape. Okay na siya. Matagal-tagal na din mga paps na hindi ako naka-refresh ng engine kaya medyo madumi. Pag nag-refresh ako, mga next week siguro mag-refresh ako. Abangan nyo na lang pala mga paps yung pagkabit ko ng short manifold. Itong manifold namin, itong manifold ko, i-stack lang to, tapos pinorting ko lang para maging 32mm. Tapos naputulan ko na ito mga paps, dati pa hindi ko lang nasali sa vlog. Explain ko kung anong kaibahan ng short manifold at saka yung standard manifold. Next vlog na yun mga paps, abangan nyo lang. Ito, putol na, dati pa yan. Ito ang hindi ko nasali sa vlog dati. Secret weapon. Yun lang mga paps, salamat sa inyong time. At ito yung engine ko, fuel pump and regulator. Ito yung mga linya niyo.